Magandang araw muli sa inyong lahat. Parang kailan lang, panlimang episode na natin ngayong linggo. Dahil sa mainit na pagtanggap ng ating mga avid followers, patuloy pong pumapailan lang ang SDS Mendoza Vlog o SMV para sa petsang September 19 hanggang 23. Isang linggong abala na uli ang inyong abang lingkod at ang ating mga opisyales, mga guro at mag-aaral na kapamilya natin sa DepEd. Pindulaga po tayo ng isang magandang balita na kung saan apat sa ating mga kapamilya sa Davao Occidental ang pumasa sa Career Executive Service Written Examination o SESWE na sina Seps Janet Octora, Accounting Head Queen Ann Alboroto Arapaela at mga principals na sina Noli Glenn Federico at Maricar Landicho na hinikayat nating magpatuloy sa tatlo pang stages ng SES eligibility process. Congratulations ulit sa inyo. Kagad din nagbigay ng positibong tugon ang pamunuan ng Davao Occidental General Hospital sa pamumuno ni Hospital Director Dr. Glendal Quesada at mga kasamahan na nagkaloob ng mga face mask, PPE at iba pang health kits para sa ating mga mag-aaral sa munisipyo ng Jose Abadsanto. Isang mahalagang araw rin ang Lunes dahil atin namang hinarap ang ating mga public school district supervisors upang ipaalam sa kanila ang napag-usapan sa aming meeting sa Provincial School Board na kung saan ay ating itinalaga sa kanila ang pag-identify at pag-prioritize ng mga proyektong nais nilang ang funds ay mula sa Provincial SEF ang magpondo. Yung mga proyektong hindi kayang tustusan ng School MOE at Municipal SEF na maaari namang makuha sa Provincial SEF para sa taong 2023. Ito po'y upang walang proyektong mag-duplicate at upang mas marami ang mabigyan. Positibo naman ang naging tugon ng ating mga PSDSS na kasama rin ang ating magaling na ASDS at Chief Felix at Chief Jesus sa nasabing pagpupuno. Isang linggo rin itong isinagawa ng iba pa nating mga education program supervisors ang pagmumonitor ng mga face-to-face classes sa mga districts na kanilang nasasakupan upang makuha ang iba't ibang issues and concerns sa pagsisimula ng taong panuruan 2022-2023. Nagsagawa rin ang mga personal ng SGOD sa pangunguna ni Chief Jess at Seps Hazel Disabilie at Accounting Head Queen Ann Alboroto Rafaela ng pagmomonitor ng utilization ng MOE at pagbibigay ng technical assistance sa mga punong guro
sa pamamagitan ng ating project summit o strategies addressing MOE issues necessary to achieve transparency, efficiency, and effectiveness. Maraming pagbabago pa ang isasagawa upang matulungan ang ating mga punong guro na magamit ang kanilang MOE sa tamang paraan upang mapakinabangan ng mga guro at mag-aaral. Isinagawa rin ang regional orientation ng AL Senior High School kung saan ay aktibo na kilahok sa panguna ni Chief Felix Anticristo at EPS ng ALS Nilo Octura Jr. ang ating mga punong gurong nag-o-offer ng ALS sa kanilang senior high school. Pinagtibay naman natin noong Webes ang partnership natin sa SPAMAS sa pamamagitan ng paglagda natin ng kasunduan na muling makapagsanay ang kanilang mga graduating education students sa pagtuturo sa ating mga paaralan at maging parte sila ng ating programang 3 Hours Tutorial System na pinangungunahan ni Dr. Almer Davis. Dumalo sa paglagda ang Vice President for Administration and Finance, Dr. Lynette Buntia, bilang kinatawan ng SPAMAS President Ruth Lucero at VP for Academic Affairs, Grace Buen Sr. Pumirit po ang araw ng Sabado at Linggo kung saan ay nagpadala tayo ng mga guro upang sumali sa training workshop tungkol sa pagiging storyteller kung saan ay pinangunahan ito ng magaling na trainer na si Binibining Estela Estremera, Associate Publisher ng Sunstar Davao. Ang gawang ito ay pinangasiwaan ng Office of the Vice President sa Orchard Hotel at DepEd Regional Office 11. At yan po ang kabuuan ng ating mga kaganapan sa linggong ito. Naway nakapagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon sa inyong lahat. Magandang araw muli sa inyong lahat. To God be the glory. Sulong, 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 s